Siyempre, sa lahat ng mga nagpapatuloy pa rin sa paghahanap buhay. Halo, halo! Tuloy lamang po tayo. At siyempre, i-share na nang i-share ang ating live streaming now na. Oh, bukod sa pag-share natin, lakas na nga rin po ang inyong mga radyo. Oh, dire-diretso pa rin po tayo hanggang Linggo bago kumanan. Sa Lunes, okay? At isa pang dapat ninyong abangan ay ang inyong mga kasagutan sa ating love question of the day. Kailan nga ba dapat tapusin ang isang relasyon? Ouch! Kailan nga po ba dapat tapusin ang isang relasyon, kapatid? Yan ang ating love question of the day. Pero eto, dahil nga po, dahil alam nyo na, naghuhumaluin tayo ngayon. Isang napakagandang kwento ang ibabahagi sa atin. Pero hindi lamang po kwento, namomroblema rin dahil magpasa hanggang ngayon pala. Abay, tuloy-tuloy pa rin daw. Ang kanilang issue doon sa dating kwento na. Pero nagpapatuloy pa hanggang ngayon. Tinalo yung mahaba mga teleserye, ha? Ayan, kaya naman po, yan ang lalamanin ng ating H-E-A-R-T for today. Yan ang ating heart segment, Halloween special natin. Dahil kapatid, eto na. Tunguhin na nga po natin yan. Makinig na, idikit nyo na ang inyong mga tenga, ha? Dahil ganito raw ang mga pangyayari. Kakaibang karanasan daw ang gustong ikwento nga at ibahagi na mag-asawang sina Chiki at Badol ng Isabela. Bukod kasi sa makinis, sa maputi, ay talaga namang maganda na matatawag itong si Chiki, sabi ni Badol. Ayan, pero kahit nga raw noong nagdadalang tao ang kanyang misis, si Chiki kursunada rin daw ng tikbalang na nakatira sa puno ng mangga sa lugar nila. E patunay nga raw dyan ay ang palaging pagdalaw kay Chiki noong ipinagbubuntis daw nito ang kanilang bunsong anak. Madalas din daw kasi na parabang palihim na sinisilip-silip na parabang binubosohan ng tikbalang ang mismong misis ni Badol. Ayan, sinubukan na rin daw nilang mag-alay ng dugo ng manok at ipagdasal ang kanilang kaligtasan, pero yun daw tikbalang na naninirahan doon sa puno, patuloy pa rin daw ang panggugulo sa kanilang pamilya. Yan ang nga po ang alamin natin, ano? Ito, mula pa po sila sa Isabela, 44 years old na si Chiki. Magandang tanghali sa iyo, Chiki. Magandang tanghali din po, Kuya Poy. Alam mo, Chiki, no? Napakaganda ng pagkakadescribe sa'yo ng asawa mo na si Badol. Sabi niya, makinis, maputi at talaga namang maganda. Sino bang kahawig mong artista? Na intriga tuloy kami. Ay, ganun po. Pwede sabihin. Pwede mong sabihin. Sino ba yung sinasabi ng mga kaibigan mo? Alam mo, Chiki, kahawig mo si ganito. Yung majority na sinasabi nila. Una po kasi sabi nila, si Juday daw po. Juday, And ang latest po, Kuya Poy, alam mo bakit nakakagulat? Bakit? Kasi ang kamukha ko na daw po si Alice Buo. Alice Buo? Uy, may itsura din. Maganda rin. Diba? Kaya nga nagtatagal yung mga hearing. Diba? May itsura. So medyo nandun ka sa, yun nga, maputi, maganda ang kutis. Diba? At medyo Chinese ba? Ganyan. Bilugan ng mukha? Ay, medyo po. Medyo bilugan. Sabi mo kasi, Juday. Talagang marunong po akong mag-Chinese. Ay, marunong din. Marunong din po akong mag-Chinese. Ni hao ma, ta jia hao. Mga ganun ba? Chishi. Kala mo, ha? Hindi ko alam kung Fukien yun o ano. Ay, hindi po. Kung tama Mandarin ba yung sagot ko. Kung Mandarin, ewan ko. Opo, Kuya Poy. Yes, ayan, po, pero ibig sabihin nga, yun nga, attractive. Ilan ba ang anak ninyo, Chiki ni Badol? Dalawa po. Tapos, kailan mo ipinagbuntis itong si Bunso? Ilan taon na ba siya? Ay, way back 2013 po. Kasi kaya 11 years old niya lang po, actually. Sige nga, kwentuhan mo nga kami ng mga eksenang yan. Bakit, nandyan na ba kayo sa Isabela? Sa lugar ninyo noong sa panganay niyo pa lang. Bakit nung panganay ninyo, hindi niyo naramdaman yan? Sige nga, kwento mo nga. Actually po, nung
panganay po ako, bantay sarado ako ng asawa ko, lagi ko siyang katabing matulog. Pero during the time po na sa bunso ko na, hindi na po kasi kami, actually kasi parang medyo maselan ako during that time. Mm-hmm. So, initin po kasi ang buntis, alam niyo po yan. And then, nasa labas lang po ako paminsan sa harap na mismo ng puno ng mangga nagdudulyan. So yun po, syempre mainitin po ang babae pag buntis. Naka-short-short lang tayo, naka-sleeveless lang tayo. So parang hindi naman po sa pagmamalaki, siguro dahil medyo maputi tayo at makinis, ganun. Mm-mm. So hindi ko po expected. One night po na nag-start po ang panggugulo sa akin is that nung buntis talaga ako din sa buntis. Mm. Ikaw ba, Chiki, na, alam mo talaga na hindi tao yun? Hindi tao yun? Jesus ko po. Hindi po talaga tao. Baka umaakit lang sa puno eh. Ay, hindi po. Hindi rin, hindi po. Kitang-kita po ng dalawang mata ko and hindi po panaginip yun. Anong itsura? Sunod-sunod pong nangyari sa akin. Ang pula-pula po ng mata, ang laki, ang tangkad na hindi ko ma-describe yung katawan kasi pag namumulat po mata ko, nakita ko siya. Basta nakatitignan sa akin ang laki ng mata na mapula. Hmm. Ano ba? Nasa ibabaw siya ng puno o bumababa sa puno? Bumababa po talaga siya sa puno kasi pumapasok siya ng kwarto natin, namin. Mm. Every night po siya pumupunta in 1 week, sunod-sunod po yun. Mm-hmm. Okay, so ayan na, hindi ka naman kinailangan pa magpa-check o yung sinasabi. Siyempre, merong mga tao na hindi maniniwala basta-basta. Diba? Oh, hindi ka naman sinabi na magpa-check up ka nga muna roon. Baka naman ikay napapagod lang o baka ikay nalilipasan ng ano o baka binabangungot. Yung ganyan. Yun nga po. Ay, hindi naman po. Actually po, nung una po, ayaw maniwala talaga ng asawa ko. Ayaw niya po talagang maniwala. Yan. So sabi niya, ayaw maniwala ni Badol. Pero nasa linya rin natin si Badol. Siya naman ang tatanungin nga natin. Eto, Badol, magandang tanghali rin sa'yo, pare. Magandang tanghali po, Kuya Boy. Oh, yan. Sabi ni Mrs. mo, nung mga na-experience niya yan, ayaw, isa ka pala sa mga ayaw din talaga maniwala na merong naninirahan na ibang entity, ha, ibang nilalang doon sa puno ng mangga. Sa inyo ba yung puno ng mangga na yan? Nasa bakura ninyo? Opo, Kuya Boy, talaga. Hindi po ako naniwala talaga kasi sabi ko sa kanya, ay, what? Sabi ko, baka nabilik mata mo lang ako kaya... na ano ka lang, sabi ko, pagod ka lang, kaya uyat mo, masakabante ng baby. Sa madaling salita, sige, hindi ka nga naniwala, pero ano naman na nakapagpaniwala sa'yo na, aba, oo nga, totoo nga pala yung sinasabi ng asawa ko. Nung ano po, yung bunso namin. Nung ano? Natutulog ko din, yung bunso namin na ano. Na ipanganak na? Oo, nanganak kasi nung ano, natutulog ko din yan, bigtang sa baba. Hindi naman po siya nahulog, pero parang nasa baba lang po na nakahiga na tumatawa, ganun yung parang ilalaro. Uh-huh. Ano po ako, kaya yun po, gumawa ko na gano'n, nag-alay ako ng manok, nagpadugo ako, ganun. Mm-hmm. Eh sino naman nagsabi sa'yo na mag-alay ka ng gano'n? Yung ano po, kasi nagpa-ano po ako sa ano, yung parang alborario po ako. Ah, yun, nagtanong ka. Eh, hindi kasi, baka bigla kang mag-aalay ng dugo nga ng manok doon, dadasalan mo, eh baka gusto naman na nung tikba lang. Siyempre, bago ng panahon, fried chicken. O, sana niluto naman. hindi, biro lang. O, baka ano lang. Ano. Pero nagtanong ka naman bago mo binigyan ng alay. Opo, bago ginawa po, baka na, makakasapagan mo eh. O, ano nangyari? Tumigil ba? Ano din, unti-unti kong nawawala, ganyan po. Pero ang sabi niyo, pero ang sabi ninyo, eto na nga, kahit na binigyan nyo ng, yung pag-aalay ninyo, gano'ng kadalas ba yan, binibigay? Tingnan, nagkakasakit po yung ano, yung bunso namin. Ganun. Tapos, gumagaling naman talaga. Opo, nag-aalay yun, gano'n, hanggang sa ano po, yung parang hanggang nagsawa rin na, hanggang lumaki yung anong bunso, ngayon, ano na siya. Ayan, Kuya Boy. Ano yun? Na rin po. Kuya. Chiki. Yes po, pwede pong magdagdag. Oo naman, sige, go. Yes. Kasi ganito yun, Kuya Boy. Nung nanganak po ako, siguro mga ilang days pa lang, kaya naniwala siya talaga, kasi
nung gabi na yon, yung gabi na yon na mga around 11 in the evening po, naalimpungatan po ako kasi kinapa ko yung tabi ko, wala na yung anak ko. Sumigaw po ako. Nung sumigaw po ako, pagbangon ko, maniwala po kayo o hindi, yung anak ko nasa labas ng pintuan ng kwarto namin. Nandun lang po siya sa lapag, nakabalot ng lampin, tapos ngingiti-ngiti. Sumigaw po ako, tapos yun po. Kasi wala naman pong nagbuhat, tulog din po siya, kaya nga po nalimpungatan din siya nung sumisigaw ako. Mm-hmm. So mga gano'ng kalayo yun? Gano'ng kalayo yun, Chiki? Describe mo sa akin, mga ilang hakbang? Ay, isang metro, mahigit po, halos dalawang metro yun, Kuya Poy. Kasi from doon sa kama namin, lalabas ka lang, doon na mismo ang pinto ng kwarto namin. Kaya po talagang sabi ko nga, Lord, sabi ko, Diyos ko, sabi ko na nangyayari sa buhay ko. Tapos nung time na yun po, parang may kumaluskos po na gano'n. Tapos parang, pag hindi ko pa po nabuksan yung ilaw, may nakita po ako doon sa may madandang salamin. Kasi nakatutok po ang salamin sa amin, sa kwarto namin, doon sa kama namin yung salamin ng cabinet namin. Uh-huh. Pagtingin ko, Kuya Poy, nakita ko yung kumikislap-kislap yung mga matang mapupula. Uh-huh. Kaya sobrang sigaw ko talaga nung hindi ko na nakita yung anak ko. Kaya doon, pag ilaw ko na gano'n, nawala din po. Tapos yung anak ko, nakita ko nga talaga nasa sahig. Kaya sabi nasa ko, sahig at malayo. Kasi nangyayari naman. Malayo. Oo, kahit na ingat tayo ng ingat na dahil sa pagod, ano, merong iba mga nahuhulog sa, di ba? Hindi po. Nahuhulog. Pero, Kuya Poy, paano mahuhulog? Eh, sobrang layo. Sobrang layo. Sabi mo, mga dalawang metro ang inilayo. Plus, maayos naman yung lampin na nakabalot din sa kanya. So, ibig sabihin, para may nagbuhat, may naglipat doon. Opo. Aba. Eh, dadalawa lang po kami ng asawa ko that time. Ayan. Kasama yung baby. At saka hindi po kami magkasama talaga matulog that time kasi medyo mahirap din talaga. Oo. Okay. Sige. So sa ngayon, ano na ang plano ninyo? Kanino ba yung bahay na tinitirhan ninyo dyan, Chiki and Badol? Sa amin po, Kuya Poy, actually, sa amin yung bahay. Oo. Sa amin po yung bahay. Eh, ano ang payo sa inyo ng mga tao? Kasi kung yung iba, nag-uusap na yung mag-asawa na, nako eh, umalis na tayo dito. Diba? Delikado. Eh, papaano yan? Pagka nagkasakit? O papaano kapag ka, kung totoo man? Yan. Diba? Kung totoo man. Yan. Napag-uusapan nyo ba yan na lumipat? Actually po, Kuya Poy, ganito yun. After po noon that time, ang ginawa po namin, may nilapitan po kami, nagdasal po kami, nagpabindisyon po kami, ganun po. At syempre po, walang imposible sa Panginoon. Oo, yun naman. Lang po talaga, nilapitan po. Para mawala yung kasamaan ng tikbalang na yun at mawala din siya doon sa amin. At ang advice po nila, lagi kami magpatugtog kasi ang mga yan daw ayaw talaga nila ng maingay. Ayaw na hindi kaya lalo mayamot kapag ka lagi maingay naman. Feeling po, Kuya Poy, until now, peaceful na po ang bahay namin. So, lagi ka nalang nagpapatugtog? Nagpapatugtog po at saka puro Christian songs na rin po ang kinakanta. Ah, ayun, maganda na umaalingaw-ngaw, ano? Oo, yung mga ganyan mga bagay. Although, di ba nga sabi, kahit nga tayo ay naniniwala sa Panginoon, syempre, nire-respeto rin natin yung mga ganitong klase ng kwento. Oo, na merong iba pang mga nabubuhay na dito sa ibabaw ng mundo bukod sa ating mga tao. Diba? Hindi lamang mga hayop, kundi yung mga bagay na kung i-describe nga natin, tikbalang, kung i-describe natin ay sa kung paanong paraan natin sila mga nakita. Ano? Ayan, although hindi nga natin dinedeny ang kanilang existence, ay tama rin naman na hindi rin natin dapat tanggapin at manalig tayo na iisa lang naman ang ating Panginoon. Okay? So sa ngayon, wala naman kayo nagiging problema ni Badol sa inyong relationship. Sabi mo, 11 years old na yung bata. Yes. Oh, si Bunso. Kuya po. Opo. Kasi yun nga po ang sabi ko sa kanya, lahat po ng buhay is not easy. At the same time po, ang buhay po maraming problema. But then, kailangan po natin magtiwala sa Panginoon para palakasin ang relasyon ng bawat isa. Yan. Dumating na rin ba kayo sa punto ni Badol na para bang kung wala man nagkakasakit, yung relationship nyo naman ang inaatake nitong tikbalang dahil sabi mo nga, parang lumalabas, kaagaw ni mister mo yung tikbalang at natipuhan ka. Yun na nga po, Kuya Poy.
Eh dahil po diyan lagi kami nag-aaway noon kasi yung sabi niya sa akin baka nababaliw na ako or na over imagination na or ganun sabi niya sa akin. Sabi ko hindi ka ako. Sabi ko sobrang tino ng isip ko kako. And besides before hindi rin po ako naniniwala. Mm-hmm. Pero nung na-experience ko po talagang as in sabi ko nga po totoong may Diyos. Totoong may Diyos 100% sa buhay natin. Mm-hmm. But yung mga kababalaghan na nanandito sa mundong ito, eh, we're not only the living of this world talaga. Totoo po yun. Yan. And okay. aside from that po, Kuya Poy, no. May third eye daw po ako, sabi ng mother ko, kaya ganun. Oh, yun. Kaya madalas akong nakakakita. Mm. Pero Chiki, ikaw, anong pinagkakaabalahan mo ba sa buhay? Ah, ngayon po, nasa... Okay po sabihin? Hindi. Okay. Hindi. Tinanong ko eh. Huwag mong sagutin. Huwag mong sagutin. Tinanong ko naman. Ay, hindi ko plug yung company. Sorry. Oo. Kaya ano ba? Private employee po. Ayan. So meron namang pinagkakaabalahan. Hindi rin naman natin masasabi na nabubore lang. Kasi yung iba, no, kapag walang ginagawa, nabubore yung kung ano-anong ginagawang kwento. So hindi yan isa sa mga ano natin. May pinagkakaabalahan. Very healthy pang mind ko. Yes. At ganun din naman si Badol. Badol, opo. Anong pinagkakaabalahan mo naman, Badol? Ano po, nagre-repack po ng mga order sa mga lasyada sa Abby po. Ayun. Nag-ano? Nagre-repack? Opo. Ayun. Okay. Sige. So may mga pinagkakaabalahan. Hindi pa pwede mga nabuburyong lang. Di ba? Gawa-gawa kwento. Yan ang sinasabi. Kaya naman i-respeto natin kung ano man ang nangyayari sa inyo. Pero syempre, tama nga ang inyong sistema ginagawa Chiki and Badol na pinagdarasal yung mga ganyang klase ng mga pangyayari na hindi natin basta ma-explain dito sa buhay natin. Meron ba kayong maipapayo sa mga nakikinig sa atin? Ikaw muna, Badol. Ito lang may pahit sa mga hindi pa nakaranasan namin. Badol. Idol, Badol. Sandi. Medyo daan-daan lang yung salita para mas malinaw naming napapakinggan. Okay, Badol. Sa mga ano po, ito may pahit po lang po sa mga hindi pa nakaranasan namin. Yung may mga maligno sa mga ano, sa mga palipaligid natin ay mabuti pa. Papayo tayo sa nakakatanda sa atin kung ang dapat gawin para makaiwas tayo sa kapamakan. Yun lang po. Yun. O, ikaw naman, Chiki. Ang may papayo ko lang po talaga, above all po, yung paniniwala at pagtitiwala natin sa Panginoon. Mm-hmm. Kahit ano po mangyari sa buhay natin, kumapit tayo and magdasal po tayo. Magtiwala po tayo na siya lang ang makakapagligtas at siya lang din ang makakapagbigay ng solusyon sa anumang problema sa ating buhay. Yan. At katulad nga ng iba rin mga problema, no? Gayahin po natin sina Chiki at Badol. Di ba? Masasabi nga natin na supernatural yung nangyari sa kanila. Pero hindi, magkapit kamay nilang sinuong ito at nilalabanan magpasa hanggang ngayon nga. Di ba? Kapit kamay pa rin. Yun. Na walang iwanan. O kahit na sinasabihan ako ng asawa ko, nababaliw daw ako, pero hindi siya sumuko. Diba si Badol? Inunawa, naintindihan, totoo o hindi, skeptic pa rin tayo. Pero sige lang, gawin natin kung ano yung sa tingin natin tama. Basta yung teamwork, diba, ay talagang nag-work. Diba, Chiki and Badol? Maraming salamat ha sa pagbibigay ng inyong kwento naman o para mapabilang naman sa ating Halloween special din ngayon sa mga kapatid natin dito sa HEART. And I think hindi ko na itatanong kung ano ang HEART decision dahil approved na approved. Healthy naman ang inyong relationship, tama? Yes, healthy. At dahil nga dyan, ako, ang hirap na maganda. Ano, Chiki, parang lagi may nakatingin sa'yo. Ayan, maraming salamat. O, Badol, buti na lang, di seloso si Badol. Medyo mahirap gantihan niya. Mga kapatid, ito na nga po ang ating love question of the day. Sa oras nating 12:39, kailan nga ba dapat tapusin ang isang relasyon? Nako, ito overseas pa ang sumagot. Sabi niya Jane Perez, nako, kapag wala na kayong respeto sa isa't isa, tapusin na yan. Wow, heavy.
Diba? Ganun lang yun, no? Kapag wala na talagang respeto, tapusin na yan. Wala nang pakialam, tapusin nyo na yan. Sabi naman ni Romulo Argona Jota, dapat nang tapusin ang isang relasyon kung wala na nga kayong respeto sa isa't isa at kung isa na lang ang nagpapahalaga sa relasyon. Hindi na magiging masaya pa yan, eh. At mabubuo kung wala nang damdamin ang isa sa inyo. Ayun lang. Ayan, sabi naman ni Bean Rose Riot, kapag ka sobra na, kapag ka lagi na lang kayo nagtatalo na paulit-ulit na lang yung dahilan at wala naman din pagbabago. Kapag ka wala ng pagmamahal at wala na rin peace of mind. Yan, yan ako. Kaya tinapos ko na ang 13 years naming pagsasama ng asawa ko. Ay, oo. Oh, yan din ang sabi ng iba pa natin mga kapatid. Ano? Kapag ka paulit-ulit na lang, same reason, minsan nga same tao or hindi naman not necessarily tao, yung same pagkakamali. Ayan, minsan may bisyo o paulit-ulit. Yun ang inuulit-ulit-ulit-ulit pa rin. O, ay nako, tinitigilan na huya kapag kaganyan. Ayan, at syempre, ito sabi naman ni Bea, dalisay. Oh, kapag ka pareho na kayong hindi masaya, ayan, tigilan na, tapusin na ang isang relationship. Maraming maraming salamat po sa isang oras na naman natin pinagsamahan. Huwag po kayong magsasawa. Ah, sweet nyo ha. Pero bukas magkarinigan po ulit tayo alas 12 ng tanghali. Pero bago po yan, maraming maraming salamat po muna opo sa mga taong nasa likod ng ating programang H2H, Heart to Heart, ang ating mga program assistants, ang birthday girl na si Bea Rodriguez. Wala pa rin ba? Wala pa rin mang dumarating na? Wala pa rin. Matigasan tayo dito. Hindi, joke lang. Happy birthday, Bea! Ayan, si Nia Bugarinde Guzman, ang ating radio technician, si Aaron Tolentino. Salamat, sir! Technical director natin, si Sir Nanding Bazarte, at ang ating researcher, si Rema Anwar, at ang ating EP, si Jeff B. Wow! Jeff Batlanga! Iba! Ako naman po, si Kuya Poy, ang inyong guwapo poy, na excited na ulit para sa ating episode bukas, ha? Kaya magtutukan po tayo, manatiling nga katutok dito lamang sa True FM. Dito tayo sa totoo.